guys, welcome back dito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle, through today's vlog. Nga pala, happy Valentine's sa ating lahat. And of course, ito yung channel ng mga walang ka-Valentine's at hindi uso ang Valentine's. Hayaan mo lang, kilipas din yan at bukas 15 na hindi na Valentine's. So, pari-pariyo tayo. Diba? So, ito yung, alam mo yung parang hindi na uso ang Valentine's. So, yung iba ngayon, maraming bumibili ng yellow dito guys kasi may party, may pa-party kasi Valentine's, ganyan, may mga naka-red silang lahat. So, nakikired na rin ako para at least kahit paano, hindi naman mukhang bitter, di ba? So, ayun, for today's vlog nga pala guys, kasi kaya gusto ko ding i-share to sa inyo para at least aware. Kasi minsan pag hindi natin ano napapansin na may mga magtataas na palang mga parinda, ganyan. So, ngayon, nagabiso na Nestle product. So, si Nestle product, magtataas na daw. So, ibig sabihin, si kape eh, hindi na kaya ng 12 pesos. Yung iba, 13 pesos na. Yung iba naman, magiging 14 na nga yan. So, ganun talaga, magtataas na. And then, si coffee ko magtataas din. So, ang dami magtataas ngayong mga sunod na araw. Yan, nag-aabiso na. So, basta sa next delivery namin is, magtaas na daw si Nestle. So, ano bang dapat gawin kapag ka nagtataas? Kung halimbawa sa lugar nyo, alam ko sabay-sabay yan eh, kasi isang buong Pilipinas, diba? So, halimbawa kung magtataas dun sa lugar natin, yung halimbawa magtataas na si Nestle, alam mo yung ginagawa ng iba. Kasi may friend akong ganun ginagawa. Namimili sila ng mga Nestle products, lahat ng Nestle products, mag-stock sila. Ngayon na, mababa pa lang ang presyo. May ganyan. So, kung may puhunan lang, kung malaki-laki ang puhunan mo, pwede mong gawin yon. Katulad ng ginawa sa, si ako ganun din ginawa ko dati. Diba nung bago magtaas si Marlboro? Yung iba, box-box na Marlboro ang binili nila before magtaas, no? So, nagkakaubusan si Marlboro. Kasi, paano ginawa, bakit nagkakaubusan? Dahil nga, ang mga tao doon ay box-box, malalaking box na binibili. Kasi, alam nang magtataas at mabinta nga ang mga sigarilyo. So, ganun ang ginagawa. Yung tawag doon is hoarding. Yung bang, namimili ka ng marami ng bulk, then itatabi mo yan, tatago mo. Pag may pumunta sa'yo, pag sinabing pabiling Marlboro, ay wala, out of stock. Pero, marami kang nakatago. May mga pwedeng gawin natin yon. So, kung talagang may pundo o may cash fund, may funds ka pa or marami-rami pa ang yung revolving fund, iubos mo yan. Bili mo muna doon sa mga items na pataas na. Okay, sandali lang. Ano yung kuya? Okay, so balik tayo guys, ano, kasi maghapon na, mamaya-maya pag marami nang nabili lalo. Tapos hindi na rin ako makapag-vlog, hindi na ako makapag-pinto. Okay, so ngayon na, tuloy-tuloy ko na to habang nagpapainit ako ng mantika sa deep fryer ko dahil may bumili ng fries. Okay, so yun nga, magtataas, kaya kailangan kung may pundo ka, may pera ka lang. Yung iba nga, alam mo, kung may mga mahiraman naman, nang walang interest, ibalik mo rin ka agad. Siguro, sabihin na natin, kung may savings ka, doon mo muna ilagay. Magandang gawin yun, kasi kahit papano, sigurado ka namang mabenta, di ba, ang Nestle product, di ba? So, pag ibili mo yun doon, mabibinta mo rin siya. No, hindi magtatagal. So, pag na-dispose mo yun, babalik yung kita mo at malaking tinubo kasi nabili mo siya doon sa dating presyo and then pag mahal noon, saka mo siya ilalabas. Pagka may pera ka naman or may sinisave kang pera, hindi naman tatagal yan kasi alam mo fast moving ang mga Nestle products. So, yun ang dapat gawin. Kung ako may malaking pera, may pera naman kayo, huwag kayong maghinaya. Kasi ang pera kapag ka nandiyan lang hinahawakan mo, tinatago mo, o nilalagay mo sa pako, hindi naman tutubo yun ng malaki. Samantala kung invest mo sa tindahan mo, kaya mong mapapalago yung pera. For example, mayroon kayo nakatabing 50,000 na savings. So, bili mo yan. Kasi siguradong tubo yan. Kung sa banko yan, magkano lang ang interest na binibigay ng, magkano lang tinutubo natin sa banko. Kaya, yun, natutunan ko yun dahil may isang narinig ko sa isang vlog ng isang sikat, pinakamayaman, isa sa mga pinakamayaman o pangwalong mayaman sa buong Pilipinas. Alam niyo na kung sino yun. Of course, ang may-ari, nagmamay-ari ng San Miguel Corporation, na sabi niya, wala daw siyang hinahawakang pera. Hindi daw siya nag-iipon ng pera sa bangko dahil lahat ng pera nininegosyo na ini-invest niya. Kasi kung once na, kung once na hawakan mo lang, itabi mo, itago mo, walang mangyayari. So, ang okay, thank you. So, ganun yung, ano guys, ganun yung
maganda, kailangan i-invest mo ang pera. Kasi maliit lang naman itutubo niyan kung sa bangko mo ilalagay. And then, naririnig ko rin yan, di ba? Sa podcast ba ang tawag doon kay Sir Raymond, of course. IDR Talks. Ayan, so lagi ako dyan nanonood ng vlog niya, nakikinig sa kanya, dami kang matutunan doon guys, grabe. Talaga pag nagsalita si Sir Raymond, parang tatama talaga sa'yo. Pag ikaw yung may mindset din na parang ganun ka pero hindi, parang hindi mo alam kung paano ba umpisahan, ano ba, paano ba ang gawin. Pag nanonood ka at nakikinig ka sa kanya, matutunan mo lahat. Parang, ay, ganito pala yun. Ang galing. Pasok talaga doon sa isip at saka puso mo. So, ganyan yung ano, ganyan yung dapat gawin. Huwag nung hayaan na nakatabi lang sa ano. So, kung may Sagittarius store ka at nalaman mo, nag-abiso na ang mga delivery dyan sa lugar nyo, ang mga ahente nyo, na magtataas na, doon mo ilalagay yung pera mo. Para kahit papano, tutubo ka at nagkaroon ka ng stocks na bili mo lang sa mababa. At mabinta mo rin siya sa medyo mataas na or bagong presyo. Yun lang guys, ang masashare ko ngayong Valentine sa inyo. And hope to see you again sa mga kasunod pang mga video. Dito yung aso ko. Oreo! Oreo! Shh. Oreo! Hoy! Ano ba yan? Shh. Oreo! Ano yung... aking ka-Valentine's. See? Oreo, my baby. And ang ka-Valentine's na single parent lifestyle. Okay. So, hanggang dito na lang guys. At enjoy-enjoy na lang sa mga may ka-date. Enjoy-enjoy itong araw ng Valentine's. See you again sa mga kasunod kong vlogs. Lagi po nating tatandaan na okay lang magpayaman. Maging mayaman, okay lang. Basta laging tandaan, importante ang health than wealth. Bye.